All right, guys, before we do the big reveal, mag-rika muna tayo from items Jeja to Pawikan. 10. Jeja the Panda. 9. Tiger Serio on a Leash. 8. Enzo the Guard Dog. 7. Saisi Davao's Hachiko. 6. Inky the Octopus. 5. Walter the Deaf Puppy. 4. Rubio the Stray Dog in Argentina. 3. Dog left inside a parked car. 2. Endangered Turtle caught in Samar. And at number one, ang nanguna ang pinakasikat na animal newsmaker in recent memory is Harambe the Gorilla. What ang pinaka? In May 2016, a three-year-old boy crawled through a railing and fell into a gorilla enclosure at the Cincinnati Zoo. 17-year-old gorilla Harambe grabbed and dragged the boy, and because the boy seemed in danger, a zoo worker shot and killed Harambe. Ang nangyari, may bata na nakapasok dun sa kulungan niya. Tapos si Harambe, syempre may bagong item, kumbaga, sa loob ng enclosure niya. Matagal naman na siyang nasa captivity. So yung mga ganito, kumbaga, parang it's something that they would be curious about kasi may bagong parang pumasok. Actually, parang I think it was a freak accident na may malaglag, di ba? Kasi ano naman yun eh, cage. Yung gorilla na supposedly nananahimik lang, eh nabulabog siya. And well, hindi naman natin kasi alam yung psyche ng gorilla, kung ano yung pwedeng gawin. It elicited outrage worldwide dahil napakita nito kung bakit yung mga hayop na nasa zoos, eh talagang at a disadvantage sila. Nilagay na nga sila sa artificial enclosure. Tapos pag mayroon pang aksidente na nangyari, hindi naman nila fault yun. Siyempre, yung bata nahulog. So ngayon, kinailangan nilang patayin yung gorilla. Oh my God. Zoo officials called the 400-pound Harambe a gentle giant and described him as very intelligent. Still, they defended their decision to kill Harambe. So very controversial kasi syempre issue na bakit nakapasok ang bata doon sa enclosure noon, endangered yung gorilla. So pag pinatay mo siya, syempre mawawalan ka na ng isang source ng gene pool mo. Pinaka-ideal dyan sana hindi na nasa zoo talaga si Harambe, kung sana nasa sanctuary siya. Kasi that's how we should preserve yung mga wild animals natin, hindi yung zoos. Kasi ang zoos, nandun sila sa mga artificial enclosures na it does not do duplicate yung kanilang natural habitat. We ask here on Ang Pinaka, were there other ways that they could have done to save the boy and Harambe? Ang sinasabi ng mga zoo experts na nakakita doon, live on the scene, hindi naman intentionally sinasaktan yung bata. Kumbaga, kinuha niya, naging curious siya, kinuha niya. Very forceful syempre ang si Harambe kasi malaking hayop siya. Yung mga animals, highly stressed sila. And mas malaki talaga ang possibility na pag may nahulog doon sa enclosure nila, pwede silang magwala. And hindi nila kasalanan yun because nga, highly stressed. Ang naging danger kasi doon, kung halimbawa, i-tranquilizer nila si Harambe, hindi yun agad kasi matutulog. It will really take some time. Kapag tinamaan siya ng tranquilizer gun, may pain yun. So yung pain na yun might stimulate, sakta niya yung bata. Kaya ang naging option talaga was to shoot the gorilla. Aside from the dilemma over the decision to kill Harambe, more than 57,000 people also signed a petition to punish the boy's parents for negligence. Yes! What other issues were raised? Lumabas din yung issue na bakit pa kasi kailangan may zoo, yung mga ganyan. So, madaming layers ng issues na na-touch nung nangyari na to, nung accident na to. Kaya very, very controversial siya. Ang sinasabi lang sa atin is, we may have to rethink, hindi natin dapat sino-showcase yung mga animals in zoo environment. Dapat we should be promoting sanctuaries and protection of habitat. Sa tingin ko, maraming na-alarm dun sa insidente. The fact na talagang it was all over the news. Parang hindi siya tinitigilan anong time na yon. Marami yung nagulat, nabahala, na-alarma dun sa insidente. Bilang vet at saka bilang zoo vet also, I also work with some zoos, you would still think of the kid. Uunahin mo yung tao na hindi masaktan, na hindi
matuluyan, parang ganun. It's a tragedy that teaches us na we have no right to keep wild animals in captivity. Kasi tinanggal na natin yung freedom nila, wala naman tayong nakukuha dito. Kundi it's highly unethical to use an animal to keep him enclosed for our entertainment.